Dito tayo guys. Nakagat si Todd Cobra, no? Ang Cobra. Mahilig kasi mag-solo eh. Yan, ayun, solo, solo. Pangit pag walang kabady guys. Ano, asan ka na dali? Oo nga eh. Sabi mo nga. Hello. Pinadugo ko yan kanina, sinipsip ko. Na tinali ako. Manid? Hindi, okay lang. Sige, okay lang, okay lang. Attorney, okay. Okay lang. Huwag masyadong gumalaw. Mais ka lang. Naka-vlog ka rin? Naka-vlog ka pa hanggang ngayon? Sabay, okay. Masan yung Cobra? Masan yung Cobra? Adini sa bag. Ano mo? Bubuhatin natin. Alalay, alalay. Patayin mo muna yung vlog mo, bubuhatin natin. Patayin mo muna. Patayin mo muna. Pinaagat mo ba yung Cobra sa ano? Pinaagat ko muna sa snake hook yun. Sa katsa? Patanggal nga ng ano? Bota? Snake hook ko nga pinaagat eh. Kung anong pagkalagay ko sa katsa, sumabi. Sana dry bite lang. Hindi mo ano ba sa list? Ah, hindi mo sabi mo eh. Relax ka lang. May ko lang ako. Nervous lang yan. Ano yung nervous ka lang? Dito nga. Nga, sinitsip ko na yan. Uy! Alis ka dyan! Manhid ba? Hindi. Medyo namamanhid kasi may tali eh. Asan yung binigay ng ano? Yung nararamdaman yun. Siguro yung galaw na galaw. Asan yung ano? Nandun yata sa taas yung... Yung kakasasing ko. Nandun. So ayan guys, nagpe-prepare ng tubang makaisa. Galing pa kay Picunio Brothers ng Bicol. Isang oras na wala pang nararamdaman na sintomas mula sa kagat ng Cobra, no? Katingin nga nung kagat, ito namumula. Ito yung isa. Ayan. Sa ilalim yung ano? Ano yung, ayan. Ano pa ng ipin dito sa ilalim? May marka ng ipin. Ayan, naka-tourniquet siya kung sakaling gumapang yung venom. Hindi masyado may... nakaka-survive din dyan yung ibang snake hunter. Bali yan, ayan yung susubukan natin itong bigay ng mga kaibigan nating Picunio Brothers. Kung anong mararamdaman, kung mainit ba to sa katawan. Ito kasi, nakasurvive sila dito guys sa tubang makaisa. 40 years na sila ang nanghuhuli ng snake, no? Matatanda na sila ngayon. So, ito yung ginagamit nila. Gabigol. Sa mga taga Bicol, yung mga kababayan nating Picunio Brothers. No choice pa. Ay, wala kasing choice ngayon eh. Pero kung may symptoms na grabe. Na grabe na full bite, no? Kung full bite na yan, eh, nasa hospital na tayo ngayon. So, ayan. Pati yun ah. Sisalo mo. Tingnan natin kung anong pakiramdam pag uminom ka ng tubang makaisa. Tapos tubig yun yun. Bakit makaisa? Hindi ko alam eh. Pag dalawang ininom? Ewan ko. Tatanong natin mamaya ulit. So, wala nang tubig pa. Ikaw wala na oh. Inamin mo na kaya. Walang tubig kaso ba? Okay, inamin mo na. Diba? Sabit-sabit. Wala naman. Pakiramdam. Parang medyo maanghang siya. Maanghang? Ha? Maanghang? Medyo maanghang yung lasa niya. Parang nahihina ka. Hindi, ganito talaga yung... Mabit yung pangil niya. Nahihina ka ba? Okay lang pakiramdam mo? Hindi ka nang...
wala pa naman ako nararamdaman ngayon na symptoms niya, yung sumasakit ang ulo kaya hindi makahinga. Nagsusok ka? Nagsusok mga ganon. So kanina nung nakagat niya ako. Ito si Papa, nakagat natin ng full bite eh. Interviewin natin guys si Cobra King. Nung makagat kasi ako ng Cobra dito, pinadugo ko agad ng marami. Pero nakaramdam pa rin ako ng mga sintomas. Una, yung parang akong inaantok, tapos nahihirapan akong huminga, nasusuka ako at parang nahihilo. Yun lang. Pero awa ng Diyos na survive ko naman. Ganon din yung makagat ako sa mukha. Nakaramdam din ako ng paninigip ng dibdib. At saka yung nawalan ako ng malay. Awa naman ng Diyos na-survive ko naman. Ano pong ginamot niya doon? Sa maniwala kayo't sa hindi, talagang panalangin lang ako noon kasi wala akong choice eh. Nung una, nasa bundok ako nung ito. Ito naman, nung lumaban ako ng sa GMA yung re-record. Pinirecord siya. So, yung nandito ko naman, ano rin yun. Parang makbite din yun. Pero may mild akong natikman din na denim. Yan po mga kaibigan, inoobserbahan ngayon si Kuya Regius. So, sana walang masamang mangyari at try bite lang yung nangyari sa kanya. No? Bali, lalagay niya daw sa katsa yung Cobra. Yun, dumulas. Nakagat siya sa daliri. Ewan ko kung na-vlog niya yun. Bali, mamaya na lang guys, update ko kayo sa mga pangyayari. Papakita ko po sa inyo yung tamang paglagay sa sako. Nalalagyan. Yan. Paghawak na ho. Ayan. Tapos. Papakagat po. Yan. Pag kumagat na po ang Cobra, babaliktad po. Yan. Hawakan niyo yung ulo ng Cobra. Tapos, hawak niyo pa rin yung ulo ng Cobra. Yan. Pag hawak na, bitawan niyo to, pasok niyo yun. Tanggalin niyo sa lagubang. Nangyari po kay Tol Cobra, pinakagat niya muna rito. So, napunta na dito ang venom. Pagkatapos, saka niya inilagay sa katsa. Kaya nung makagat po siya, walang venom na pumasok sa daliri niya. Yun po ang nangyari. Wala na po tayong dapat ipag-alala tungkol kay Tol Cobra. Malayo na po siya sa disgrasya. Kasi po, sa lumipas na isang oras, hindi po natin siya nakitaan ng mga symptoms ng kamandag na maaaring pumasok sa kanyang katawan. So, maaaring ang kagat sa kanya ay empty o yung tinatawag na dry bite. Ang dry bite nga po, gaya ng ginagawa namin paghuli, kung naobserbahan nyo, pinapakagat muna namin ang Cobra bago namin ilagay sa katsa. Yun nga po ang dahilan para ma-dry bite siya. Ngayon po, makikita nyo sa video kung anong talagang nangyari. Kaya siya na-aksidente. Hindi naman maiwasan po yun. At makikita din doon yung mga ginawa namin. Ang naging problema lang ho, wala tayong anti-venom sa ngayon, kaya no choice kami. Meron naman kaming ibang paraan, yung tinatawag ng herbal. Binigyan sa atin ng Picunyo Brothers sa Bicol. Yung herbal na yon ay isang halamang tuyo. Kaya natin pinainom kay Tol Cobra yon, pasiguro lang po yon. Pero ang totoo, dry bite po. Kanina kaya po siya nahihilo raw, siguro. Ninervyos, natural lang sa tao yun. Alam kong mahirap gawin na hindi ka nervyos yan, pero kailangan maging kalmante po tayo. Kailangan po sa mga pagkakataong ganun,
Dala natin ang ating cellphone para tayo tumawag ng tulong at tayo po ang pupuntahan. Hindi po tayo kailangan maglakad. Tayo po ang bubuhatin, pupuntahan doon sa dako kung saan ka nakagat. At kailangan kahit picturean mo yung nakakagat sa'yo o patayin mo yung nakakagat sa'yo para malaman po ng kinauukulan kung anong anti-venom ang pwede nilang igamot sa iyo. Ganun po yun. Sa pagkakataong ito, wala nga po daw available na anti-venom. I-review namin kung saan nagkamali ang isang tao o isang kasama namin para maiwasan po namin ito. Maraming po salamat.